So, yon boy, what's up sa inyo? Wala talaga, ganun talaga. Ayoko pa sana mag-video dahil nga yung boses ko para pang si Venom. Venus pala, hindi pala Venom. Venus! What's up sa inyo in today's video, no? Papakilala ko sa inyo yung bago nating sasakyan na nakuha kahapon. Back-on-track na tayo, boy, pagdating sa Lancer dahil nakakuha tayo ng Mitsubishi Lancer. So, ngayon, boy, bibigyan ko lang kayo ng konting pasilip dito sa sasakyan na to at kung ano nga ba ang gagawin natin dito. Tara! Una sa lahat, boy, yung kanyang headlight. Mapapansin mo, medyo kakaiba. Akala ko nung una, kinonvert lang to dahil wala akong masyadong nakikitang gantong headlight ng Lancer. Sa dami na ng mga Lancer na nabili ko, lalo na sa mga pizza, normal lang yung headlight niya na clear. Ay, kita mo yung isang headlight. Yun lang, kung ano yung normal na typical headlight. So ito, meron siya ditong high, iba yung ilaw niya, at meron pang isang projector light para sa low beam to. So bihira lang yung ganito. So isa pa, boy, yung fog lamps niya, binuo ko to kanina lang, color correction lang tayo. Pininturahan ko lang ng black itong mismong bahay niya. Tapos yung ilaw, kasi napinturahan din ng red, tininer lang natin para mabuhay. Kaliwat kanan yan. So yung fog lamps na yan, hindi pa siya gumagana. Mamaya ipapawiring natin para syempre mas maangas yan. Sa gabi may fog lamps tayo. Ito rin kanyang grill ay one liner grill. May napagtanungan din ako, MX din daw siya. Hindi ko sure kung tama yung napagtanungan ko. Comment down below dun sa mga eksperto dyan sa Lancer kung para saan ba to. Tingin ko upgraded parts to eh. Kasi hindi yan kalimitan na nakikita sa mga Lancer na pizza pie. So yun, boy, ito yung kabuuan ng sasakyan. Pakita ko sa inyo. Pogi, no? Paano masabi? So pagdating naman sa mugs, meron tayong 16 inches na mugs. So mamaya i-check natin yung likod kasi doon mo makikita kung original yan or hindi. May naka-engrave doon na Japan o kung anumang sulat. Pwede mong i-search sa internet kung ano ba yung pangalan niya or tatak niya, kung original or hindi. Pagdating naman dito sa taillight sa likod, makikita mo rin na kakaiba yung pagka-pizza niya. Ito yung tinatawag na Lancer pizza, hugis pizza, itong kanyang corn, itong taillight niya. Kasama niyan meron siyang garnish. Yung garnish nito, may nabili ako dati, hindi siya kasama sa reverse light. So ito, medyo kakaiba din, tsaka medyo pa letter L tong signal light niya sa likod. Yan, parehas yan. Meron din nga pala siyang reverse cam na kasama doon sa 2D na touchscreen sa loob. So nabanggit ko na yung loob, pasukin natin yun yung loob. Yeah, boy. Yan, boy, pagdating naman dito sa loob, meron tayong power mirror. Itong mirror niya, nakokontrol gamit dito. Itong isang to, hindi ko alam kung pang flip or pang retract. Hindi nga lang siya gumagana, pero susubukan ko ipawiring. Mas maganda kasi yun pag gano'n na nare-retract yung side mirror. Ayan, nakita naman, oh. Ito yung close, ito yung open. So ito naman, yung paggalaw mo up and down ng mirror mismo. Tapos meron siyang pang ilaw sa fog lamps na hindi pa naka-wiring at ipapower natin mamaya. So yan, all power din siya. Power mirror. Power windows. Meron siyang 2 din na sabi ko nga sa inyo kanina. Na kapag na ginamit mo yung reverse, gagana siya sa reverse cam. Oops. Iyon, oh, yun yung gate namin bulok, di ba? Gumagana rin yung reverse cam niya. Reverse. Neutral. O, oh, diba? Ayos. Pagdating naman sa mga upuan, wala tong tinatago na kahit anong punit. Makikita mo naman, boy. Pati yung mga print, nandyan pa. Driver side at saka passenger side, buhay pa. Na natin sa likod. Ganon din sa likod. Siyempre, mas maganda yung likod dahil hindi masyadong nauupuan ang likod. Tulad nga ng mga nasabi ko. Meron din siya ditong speaker na in-upgrade na, medyo malaki yung speaker niya, kaya sa personal, antindi ng sounds, ang ganda tumunog. Ceiling, buhay na buhay pa rin, nandun pa yung map light na original. So ngayon, boy, punta naman tayo sa engine. Alright! 1.6 carburetor engine, 4G15. So isa to, boy, sa pinaka mga paborito kong makina ng Lancer dahil walang kaselan-selan pagdating dun sa mga tinatawag nilang sensor or servo. Yan kasi yung kalimitan na problema ng mga Mitsubishi. Lalo na pag mga injected na or yung mga tinatawag na nila na may computer box. So, nandyan na rin naman lahat ng kailangan mo. Power steering. Yan lang naman ang kailangan eh. Medyo luma ang sasakyan. Pag magaan ang manibela, wala ka ng problema dun. Uy, mayroon pa tayong bagong motolight.
Motolight Gold, kaganyan talagang inaalagaan ng sasakyan. Nakita mo branded pa yung ginagamit na baterya. Pagdating din dito, boy, sa condenser niya, naka-laminated na, kaya yung aircon niya kahit tanghaling tapat, panalong panalo. So, meron din siyang strut bar na hindi na natin aalisin. Sasama na natin yan sa, hindi ko malaman kung ibebenta natin o ipaparapo. So, wala namang kailangan masyado i-check dito. Sobrang basic lang ng engine niya. Pagdating naman sa trunk, wala namang masyadong kakaiba. So, yan, makikita mo yung speaker na ginamit, mas malaki na. In-upgrade nila. Sa nabilan ko, ganyan ko na nabili yun. At meron pa siyang ilaw dito pag nagbubukas ka sa gabi. Wala kang problema kung may kailangan kang kunin sa likod. Isa sa maganda pa dito, medyo lang madumi, may board na siyang ginamit. Malinis siyang tignan. Para pag kailangan mo magkumuha ng reserve tire, nandyan yung daanan niya para makuha. So yun lang, boy, yung konting pasilip natin dito sa Lancer Pizza na nakuha natin kahapon lang. So comment down below kung anong trip nyo dito sa sasakyan na to. So yun, boy, stay tuned lang din kayo dahil maya maya lang siguro magpo-post na ako magkano yung magiging raffle per slot dito sa Lancer na to. Siguro gagawin lang natin na presyong pang Jollibee. So yun lang, boy, maraming salamat sa panonood. Customer is always right if the price is right.